Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rose. Kung first time ko po dito sa aking YouTube channel, please like, share, comment, and subscribe my YouTube channel, Rose Style. Mag-share po ulit ako sa inyo ng isang video. Isishare ko po sa inyo ay tungkol po dito sa product na to. Lean and Green Coffee Mix. Ayan, nakikita nyo po. Tapos dito may label din siya dito. May pangalan din siya sa ibabaw ng box. Ayan. Hindi nyo po na itatanong. Mahilig po talaga ako bumili. Lalo na sa mga online ng mga iba't ibang klaseng kape. Na may usapang pampababa po ng timbang or for loose weight. Kaya nag-try po akong bumili nito para masubukan ko po uli kung talaga bang totoo na nakakapagpababa po siya ng timbang. Actually, kanina po, nakainom na po ako ng isa nito, isang sachet. Ito pong isang box na to, 7 po ang laman niya sa loob. Kaya, pakita ko lang po yung loob niya. Yan. Kita nyo? Yan. 6 na lang yung laman niya kasi nainom ko na yung isa kanina. Imbis na magmimerenda po ako ng hapon kanina, hindi na po ako kumain. Uminom na po ako ng isang sachet. Ito po ang laman niya sa loob. Isang bali 7 ganito po lahat ang laman. Kaya mag-try po ako ng 7 days na iinumin ko to. Kaya meron pa po akong 6 days dahil nakainom na ako kanina. Ang kailangan po nito pag uminom kayo, ang sabi, empty stomach sa morning before meal, before breakfast. Tapos after na uminom po nito, kailangan 5 minutes inom ka ng 1 glass of water or nasa sa inyo kung gawin yung 2 basong tubig. Bago kayo mag-take ng breakfast after 30 minutes o 1 hour. Yun, para po umi-effect po yung coffee sa tiyan nyo. Tapos, ito po, titimplahin nyo to sa isang mug. Pag po bumalaki yung mug nyo, half lang po nung mug na yun. Kung naman katamtaman lang, gawin nyo lang siyang 3/4, basta sobra lang po siya ng kalahati kung medyo maliit lang po yung mag. Yan, kasi mas maganda po to kasi yung medyo maano po siya, mapuro yung pagtimpla, hindi po siya maraming tubig na malabnaw. Yan, para makita natin kung mas effective ba talaga siya. Kaya kanina po nagtimbang ako, nasa 64 plus yung timbang ko. Bali, iinumin ko po siya ng twice a day. Sa umaga, before breakfast, iinom po ko nito. Tapos sa gabi, siguro bago matulog o kaya before dinner, iinom na po ko nito. Kaya bali, 2 ganito sa isang araw. Kaya iinom ako ng ganito na 7 plus 7, di 14 na sachet sa loob ng 7 days or 1 week. Tapos, i-update ko po kayo kung ano po mangyayari sa pag-inom ko nito ng straight na 7 days. Yun. Itatry po natin. Sabihin ko lang po sa inyo yung mga ingredients nitong coffee na to. Meron po siyang green coffee bean, Garcinia Cambogia, psyllium fiber has, L-carnitine, green tea, collagen, coffee powder, non-fat cream, and stevia. Yang stevia po, alam nyo naman po siguro yung stevia. The best po yan sa may mga diabetes or mga diabetic na tao. Ito po, pag may stevia, okay po to uminom sila kasi ang sugar niya hindi yung ordinary yung sugar na may mga chemical. Kaya okay po yan. Tapos,
Basahin ko lang po yung mga benefits niya dito sa kapila to. Appetite suppressant, improves heart health, metabolism booster, maintain body weight, anti-stress, amino acid, repairs joints, prevents cancer, reduces stretch mark, diabetic friendly, increase brain activity, lower sugar and cholesterol, antioxidant, powerful anti-aging, and relieves constipation, and the last, regulated blood pressure. Yan, maganda rin po pala sa merong high blood itong inumin nyo. Mas ano po, okay po to, lalo na sa mga medyo maiedad na po. Huwag na po kayong iinom ng mga 3-in-1 kasi ang asukal po nun, grabe, sobrang tamis talaga, nakakasuya. Kahit po ako, coffee lover ako, kaya lang talagang hindi ko ma-inom ng araw-araw yung 3-in-1 na kape kasi grabe tamis talaga. Ito po, mas okay po to kasi herbal po siya lahat ang mga ingredients niya. Kaya hindi po nakakatakot inumin. Masarap naman po yung lasa niya, in fairness sa mga ibang kopi. Tapos ilagay niyo po itong buong sachet na to. Pag hinalo niyo siya, hindi po kasi kagaya ng kape na ordinaryong nabibili natin sa mga tindahan, na madali siyang matunaw, ilang halo lang tunaw na. Ito po, napansin ko, matagal po siyang matunaw. Kaya maraming halo ang gagawin mo hanggat matunaw talaga lahat. Kasi pag hindi mo siya nahalong mabuti, meron po siya talagang may mga buo-buo pa siya talaga na maliliit. Kuminsan, pumupunta sa gilid ng tasa. Kaya dapat, hanggat may nakikita kayong maliliit na bilog-bilog na hindi pa siya natunaw talaga, haluin nyo lang po siya mabuti. Total, mainit na may tubig. Bago nyo siya inumin, kailangan as in tunaw na po. Huwag nyo siyang inumin na may buo-buo. Mas okay yung tunaw talaga siya. Yun. Yun lang po talaga ang ano dapat na paraan na gagawin. Kasi na-try ko po siya kasi kanina. Yun na napansin ko. Kaya ang tagal ko talaga hinahalo-halo. Tapos pag in-stop ko, tititinig siya sa ibabaw, makikita ko pa rin na parang may mga bilog-bilog pa rin siya na eh. Parang hindi pa siya natunaw lahat. Di ginagawa ko, halo pa rin ako ng halo. Tapos idinidiin ko sa mga gilid ng tasa yung kutsara para matunaw siyang mabuti. Yun. Kung gusto niyo po itong i-try niyo po. Wala naman pong masama, di ba? Kasi kung sa akin, i-try ko lang po sa akin. Kung talagang effective siya, edi okay, itutuloy ko po siya. Please like, share, and comment kung meron po kayong mga katanungan dito sa product na to. Kung gusto niyo pong bumili o umorder, pwede po kayong mag-message sa akin sa baba, sa comment section. At meron po akong mga stock dito. Madali naman po akong bumili kung sakali. Kung gusto nyo lang naman po. Tapos, paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Diyan po sa baba, yung red po na button, subscribe. Para po ma-updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Salamat po ng marami. God bless you all po. Next time again. Bye-bye.